Magandang gabi sa inyo muli, mga minamahal naming mga masugid na taga-subaybay. Sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat muli dahil sa inyong patuloy na pakikinig at panunood nitong aming pagpapahayag ng pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng krisis na ating pong nararanasan. Kaya ngayong gabi, mga kaibigan, tayo po ngayon ay nasa panglima na po sa serye ng ating pong tema, Hope in Times of Crisis. At sa gabing ito, mga kaibigan, aking pong dalangin na ang iyong kayo po ay maayos ang inyong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. At ako po ay naniniwala na bagaman tayo po ay nakakaranas ng ganitong mga karanasan, mga kaibigan, meron pa rin pong pagpapala na ating pong natatanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa gabing ito, aking tanong sa inyo, sino po sa inyo dito ngayon na sa nakakapanood ng gustong pagpalain ng ating Panginoong Diyos?
taas po ang inyong mga kamay, bagaman hindi ko po kayo nakikita, alam ko po na gusto ninyo na pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, no? So, kung sino sa inyo ang gustong pagpalain ng ating Panginoong Diyos, nawa po, yun po ay mangyari sang-ayon sa kanyang banal na kalooban. Ako po mga kaibigan, dahil sa quarantine na ito, dahil sa lockdown na ito, ako po ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Pinagpala ng isang anak. Ayan, pangatlo naming anak mga kaibigan. So tayo po ay magpapatuloy ng ating pong pag-aaral sa gabi ito. Ang aking pong pamagat sa ating pag-aaralan ngayon ay walang iba kundi ang isang buhay para sa lahat. No? Isang buhay para sa lahat. Meron po akong gustong ibigay sa inyo na kwento sa gabing ito mga kaibigan. Ito po isang kwento hango sa isang pelikula na ito po ay sumikat noong 2004 mga kaibigan. Ito po ay pagsasadula ng isang tao na meron siyang kaisa-isang anak na kanyang minamahal na anak mga kaibigan. So base dito sa istorya mga kaibigan, itong taong ito, ang trabaho nito, siya po ay isang engineer sa isang rails ng tren. Pero sa kanilang lugar, meron pong sitwasyon kasi na yung rails ng train ay dinudugtong yan pagka walang, kasi yung rails po mga kaibigan ay nagdudugtong doon sa isang dagat, no? Sa isang dagat, hindi naman ganun kalawak na dagat, parang malaking ilog lang mga kaibigan. Pero pagka merong dumadaan na bangkang dimotor, yung rails po ng train na yun mga kaibigan ay umaangat ganun. Pero pagka nakalampas na po yung bangkang dimotor at pagka meron na pong darating na train, yun po ay bumabalik yung rails na yun mga kaibigan. So yun po ang trabaho ng taong ito. At ang kanyang anak, lumaki po doon sa ganong klaseng trabaho at gustong-gusto ng kanyang anak mga kaibigan na nakikita yung mga bangkang dimotor na dumadaan at gustong-gusto ng bata na nakikita yung train na dumadaan doon sa rails. At isang pangyayari mga kaibigan ay ang kanyang anak ay naglalaro doon sa isang tabi at hindi napansin ng kanyang ama na at itong anak lang ang nakapansin na sa medyo kalayuan meron ng paparating na train. Yung tulay ay nakaangat ganun at meron ng paparating ng train. Hindi narinig ng kanyang tatay sapagkat nandun siya sa isang cubicle, hindi narinig ang sigaw ng kanyang anak na mayroon ng darating na train. At gusto ng anak, mga kaibigan, na pumunta doon sa lugar kung saan nakatayo ang kanyang tatay, pero hindi nga marinig ng kanyang tatay. At nung nakita niya, mga kaibigan, na kanyang anak ay papunta doon sa ilalim ng kung nasaan andun yung machinery, mga kaibigan, ng train, kung saan machinery kung pag-angat at pagbaba ng tulay mga kaibigan, pumasok doon yung kanyang anak at doon siya dadaan para makapunta sa ama. At ngayon, ang train ay parating na parating na. Ang tatay ngayon ay humaharap sa napakateribling desisyon. Ang kanyang gagawin mga kaibigan, kung hindi niya ibababa yung lever ang tawag doon, kung hindi niya yun ibababa mga kaibigan, hindi rin po magdudugtong yung tulay at marami sa loob ng tren ng mga tao ay mamamatay. At kung kanya namang ibababa mga kaibigan, makakaligtas o makakadaan yung mga tren, maliligtas yung karamihan, subalit ang kanyang anak ay alam niya na ang kanyang anak ay mapapahamak. Hanggang sa hindi mapigilan ang kanyang desisyon mga kaibigan sapagkat yung tren ay approaching na. At doon sa kanyang desisyon mga kaibigan, kanya pong naibaba yung lever ng machinery at yung tulay ng yung rails mga kaibigan ay nagdugtong. Dahan-dahan na nagdudugtong yung rails ng train at pagkaraan ng ilang segundo, yung train po mga kaibigan ay nakalampas doon sa tulay. Subalit ang nakakalungkot at napaka-tragic na pangyayari, nakita niya ang kanyang anak ay namatay dahil siya po ay sumabit doon sa machinery ng train sa ilalim ng rails na yun mga kaibigan kung saan duman ang kanyang anak. At alam niyo po mga kaibigan, ang isa pa sa nakakalungkot dito, nakita ng tatay, no? Habang dumadaan yung train, yung mga tao doon ay merong mga kasiyahan, yung iba doon mga kaibigan ay
nagda-drugs, yung iba doon ay kung ano-anong mga ginagawa, nagkakaroon ng party, yun po ang nakakalungkot na isipin, mga kaibigan. So, ito pong mensahe, mga kaibigan, kaya po isang buhay para sa lahat, ay meron pong ginawa din ng sakripisyo ang ating Panginoong Diyos. Walang ibang kundi ang kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Kristo. Dahil alam ng Diyos, mga kaibigan, na ang mundong ito ay mapapahamak. Alam ng Diyos na nung nagkasala si Adan saka si Eva, lahat ng mga tao na ng henerasyon mula kay Adan saka kay Eva mapapahamak. Lahat ng mga tao dito sa mundo, mga kaibigan, ay mapapahamak. Kaya walang ibang choice ang ating Panginoong Diyos kundi ihandog ang kanyang bugtong anak para sa isang alay, para ang lahat ng mga tao dito sa sanlibutan ay magkaroon ng panibagong buhay, pag-asa sa kanilang sarili. Yun po ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Kaya ang tanong, bakit namatay ang ating Panginoong Kristo? Bakit kinakailangang ialay ang kanyang buhay? Kasi, mga kaibigan, balik ang tanong natin ang istorya ng pagkalikha ng ating Panginoong Diyos sa mundong ito. Nilikha ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, ang mundo na mapayapa, maayos, walang bahid ng kasalanan, hindi pa po pumasok ang kasalanan dito, mga kaibigan. Sa katunayan, ang sabi sa Biblia na pagkatapos nilikha ng ating Panginoong Diyos ang sanlibutan ito, ang sabi doon sa talata, mga kaibigan, ay napakaganda. Subalit dahil yano nilikha din si Adan saka si Eva na masaya kasama nila ang ating Panginoong Diyos. Subalit, mga kaibigan, dahil pumasok si Satanas doon sa halamanan ng Eden, sa pamamagitan ng pagpapanggap ng isang nilalang, walang iba kundi ang ahas, si Eva, mga kaibigan, ay natukso at kumain noong prutas na hindi ipinapakain, pinahintulot ng ating Panginoong Diyos na kainin. At si Eva, mga kaibigan, ay natukso ni Satanas at kumain ng prutas ng puno ng pagkilala ng mabuti at masama. At binigyan ng kanyang asawa, si Adan, silang lahat, mga kaibigan, ay nagkasala dahil sinuway nila, hindi nila pinakinggan ang payo ng ating Panginoong Diyos. So ito, mga kaibigan, no? Dahil si Satanas, dahil nga doon sa pagkasala ni Adan sa kani Eva, itong mundo natin ay naging paghahari na ngayon ni Satanas. Siya po ay Lucifer, bago pa siya nahulog dito sa lupa. Subalit nung siya ay naging nung siya ay nahihulog, ang tawag na sa kanya ay Satanas, mga kaibigan. Kaya siya po ngayon, hanggang sa kasalukuyan, mga kaibigan, simula nung nagkasala si Adan saka si Eva, siya po ay nagahari ng sanlibutan ito. Kaya meron po akong nagkataon, mga kaibigan, na meron po akong Bible studyhan, matindi po ang reaction ng aking Bible student. Ang sabi ko sa kanya, papayag ka ba na ang iyong ama ay si Satanas? Aba, talagang todo negate siya, mga kaibigan. Sabi niya, aba, hindi ako papayag na ang aking ama ay si Satanas. Pero sabi ko sa kanya, sa ayaw mo at sa hindi, sa ayaw natin at sa hindi, simula nung nagkasala ang sanlibutan, ang nagsilbing tatay o ama ng sanlibutan ito, walang iba kundi si Satanas. Aba, kahit kayo, mga kaibigan, ayaw niyong pumayag na ang iyong ama ay si Satanas. Pero wala po tayong magagawa, sapagkat ganito po ang sinasabi sa Biblia. Basahin po natin sa aklat ng Epeso, no? Ganito po ang sinasabi ng talata, Epeso, Kabanata 2, ang talata nito ay mula talata ang una hanggang pangatlo. Ganito po ang sinasabi, mga kaibigan. Noong una, itinuring kayo ng Diyos na mga patay dahil sa pagsuway ninyo at mga kasalanan. So ito po yung una, mga kaibigan, no? Nung una, tayo pong lahat ay tinuring ng Diyos na mga patay dahil sa mga pagsuway natin, dahil sa mga kasalanan. Ang sabi dito, pakinggan natin ang susunod na mga pangungusap. Namuhay kayo gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon, no? Ito nang sinasabi ko. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong nagahari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa ating Panginoong Diyos. So ang sabi sa talata, mga kaibigan, na ano, sakop daw kayo sa kapangyarihan ni Satanas. So by virtue of creation, mga kaibigan, tama, tayo pong lahat ay ano,
nilikha ng ating Panginoong Diyos in the virtue of creation, mga kaibigan, tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. Subalit dahil nga sa pagkakasala ni Adan sa kanieda, tayo pong lahat ay naging anak ng kaaway. At ito ang nakakalungkot na pangyari, mga kaibigan. Ito ang pinakamatinding bad news na nangyari sa sangkatauhan, bad news na nangyari sa bawat isa sa atin, mga kaibigan. Sa ayaw natin at sa hindi, ikaw man, anong klaseng tao ka man, hindi ka papayag na ikaw ay tawaging anak ni Satanas. Pero dahil nga sa pagkakasala ni Adan sa kanina Eva, dahil nga sa pagkakasala ng mundo, mga kaibigan, tayo pong lahat ay itinuring na sakop sa kapangyarihan ni Satanas. Ibig sabihin, tayo pong lahat ay mga anak ng pagsuway. Yung po ang salin sa ibang Tagalog version, mga kaibigan, anak ng pagsuway, anak ni Satanas. Yun po ang nakakalungkot na pangyayari na tayong lahat ay naging anak ng kaaway. Okay? So ang sabi dito, dati namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng ating Panginoong Diyos. Ito, mga kaibigan, ang nakakalungkot na pangyayari dahil sa bunga ng kasalanan. Isa pang nakakalungkot na pangyayari, mga kaibigan, ang sabi diyan sa isa pang talata, Roma 6:23. Ganito po ang sinasabi ng Biblia, Roma 6:23, mga kaibigan, sapagkat, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ito po ang nangyari. Nung si Adan sa kasieba, mga kaibigan, ay nagkasala, ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po, ito po ang nangyari sa kanila, ang picture na inyo pong nakita sa screen, mga kaibigan, ito po yung illustration ni Adan sa kanieba nung sila po ay pinalayas doon sa halamanan ng Eden, mga kaibigan. At doon, kanilang naranasan ang kalungkutan, imbis na kasayahan, mga kaibigan, naranasan nila ang iba't ibang karanasan, imbis na buhay ay kamatayan ang kanilang naranasan dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang mga kasalanan. Meron pa pong talata, mga kaibigan, na sinasabi dito sa aklat ng Isayas, kabanata 59, talatang 2, mga kaibigan. Ganito pong sinasabi, ang inyong mga kasalanan, ang sabi dyan sa Biblia, ang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Simula po nung nagkasala, si Adan saka si Eva, mga kaibigan, ang presensya ng ating Panginoong Diyos ay lumayo sa kanila. Nung una, kanilang nakakausap ang ating Panginoong Diyos ng harap-harapan, sila po ay nakipagkwentuhan sa ating Panginoong Diyos, nakikita nila ng personal, subalit dahil sa kasalanan sangayon sa Biblia, lumayo po ang ating Panginoong Diyos at hindi na po natin nakita ng mukhaan ang ating Panginoong Diyos. Yun po ang napakatinding pangyayari. Yun po ang napaka bad news, mga kaibigan, dahil ang tao ay nahulog sa pagkakasala. At ang sabi pa dyan sa aklat ng Roma, Kapitulo 3, talatang 23, ang sabi dyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Lahat po tayo, mga kaibigan, ay nagkasala. Lahat po tayo ay hindi naging karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Napaka-bad news po niyan, mga kaibigan. Ano po ang pag-asa na dapat nating makikita? Kaya ang tanong sa atin sa gabing ito, mga kaibigan, ano ang maganda kong gawin para ako ay maging anak ng ating Panginoong Diyos? Sapagkat ang sabi ko kanina sa inyo, na dahil sa pagkakasala ng tao, dahil ang tao, ang mundo ay nahulog sa pagkakasala, mga kaibigan, tayo pong lahat, sa ayaw ninyo at sa hindi, tayo pong lahat ay naging anak ni Satanas, naging anak ng kaaway. So ang tanong ngayon, ano ang maganda kong gawin upang ako, upang ikaw, upang tayong lahat ay maging anak ng ating Panginoong Diyos? Meron pong good news, mga kaibigan. Kanina, bad news ang inyong narinig. Ngayon po, mga kaibigan, meron pong good news. At ang good news na ito ay mananatili hanggang sa katapusan nitong ating presentation. Ang sabi niya sa aklat ng Epeso, kanina binasa natin ang Epeso, mga kaibigan, sa parihong kabanata, kabanata 2. Ang sabi doon, tayo mga patay dahil sa pagkakasala, tayo ay sakop sa kapangyarihan ni Satanas, anak ng pagsuway. Ang kadugtong, mga kaibigan, ng talatang ito, ito po ay good news, mga kaibigan. Meron sinasabi dyan, ngunit, Si ito po ang kadugtong,
Ngunit or pero, yan, pagka may pero mga kaibigan, merong pag-asa. Kaya ang ating pinag-uusapan dito ngayon, ano bang pag-asa na dapat nating makita dito sa mensahe sa panahon ng kahirapan? Ang sabi diyan, ngunit, napaka maawain ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Napaka maawain ng Diyos. At napakadakila ng pag-ibig niya sa atin na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Amen, mga kaibigan. No? Bagaman tayong lahat ay itinuring na patay ng ating Panginoong Diyos, tayong lahat ay binuhay kasama ng ating Panginoong Kristo. At doon sa Roma 6:23, merong kadugtong yung talata kanina, mga kaibigan. Ang sabi niya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng ating Panginoong Diyos, ang sabi diyan, ngunit ang kaloob ng ating Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano mga kaibigan, minsan ang isip ng tao, ito alam ko ito eh, mga istorya nung ako ay nasa summer pa, high school pa ako mga kaibigan, at marahil ngayon ay ito pa rin ang mga usap-usapan na ating pong napapakinggan. Minsan ang ating pagkaunawa dito para tayong lahat ay maging banal sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Minsan ay dinadaan natin sa ating sipag na pagsisimba. Ang kaligtasan ay nadadaan sa pagsisimba. Meron nga po akong na Bible studyhan doon sa Pampanga nung ako ay na-assign pa doon, mga kaibigan. Sabi niya doon, ang tanong ko sa kanya, Nanay, ano po ang katiyakan na kayo po ay merong kaligtasan? Ang sabi niya, basta ako, wala lang akong kaaway ng mga tao, tapos pagka lagi-lagi lang ako nagsisimba, sa palagay ko naman ako ay merong kaligtasan. Minsan mga kaibigan, ganito pong ating pagtrato pagdating sa kaligtasan, mga kaibigan. Minsan dinada natin sa kasipagan sa pagpunta sa ating iglesia o sa ating mga churches kada linggo o sabado o ano man yan na inyo pong inaadiban ng mga iglesia. No? Minsan ang ating turing, pagka tayong lahat ay nakapagsimba, palagay natin ay meron na tayong kaligtasan, mga kaibigan. Minsan naman mga kaibigan, ang ating pakiramdam, pag ako may pera lang, makapag-donate ako, makapag-malimos ako, palagay ko naman ay meron na akong kaligtasan. So minsan ginagawa natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Pero hindi po, mga kaibigan. Ano man ang kabutihan ng iyong ginagawa sa inyong kapwa-tao, gaano ka man kabanal sa paningin ng isang tao, mga kaibigan, hindi po dyan sa ganong kaparaanan nakukuha ang kaligtasan. Hindi po nakukuha ang kaligtasan, mga kaibigan, sa sipag ng iyong pagsisimba doon sa inyong mga churches. Hindi po nakukuha ang kaligtasan, mga kaibigan, dahil ikaw ay mayaman. Hindi po ganon. Ang kaligtasan ay hindi po nakukuha dahil ikaw ay maganda, no? O kung ang maganda lang ang mayroong kaligtasan, paano yung mga pangit? Di ba? Kung ang maliligtas ay yung mga gwapo lang, paano yung mga pangit, mga kaibigan? Pero ang talata sa Biblia, ganito pong sinasabi, no? Sa aklat ng Epeso pa rin. Diyan pa rin tayo sa aklat ng Epeso, mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng ating talata. Epeso, kabanata 2 pa rin tayo, no? Talatang 8 hanggang 9, ganito pong sinasabi ng Biblia. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Ito ay kaloob ng ating Panginoong Diyos o kaloob ito ng Diyos. So ibig sabihin, ang kaligtasan pala, mga kaibigan, ay hindi po nakukuha sa kasikatan, hindi po nakukuha sa pera, hindi po nakukuha sa kasipagan, sa pagsisimba, o kung ano-ano pa man ang mga ginagawa natin sa ating buhay na kabutihan, mga kaibigan. Hindi po dyan nakukuha ang kaligtasan, maliwanag na sinasabi ng Biblia sang-ayon sa aklat ng Epeso, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ano daw? Ito ay kaloob. Ito ay regalo ng ating Panginoong Diyos para ano? At hindi galing sa inyong sarili, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man sa bawat isa sa atin. Totoo po yan, mga kaibigan. Ang ating Panginoong Diyos ay patas ang kanyang pag-treat sa bawat tao. No? Kasi pagdating natin sa langit, magtatanungan tayo. Pagdating sa langit, magkakaroon tayo ng masamang pag-iisip.
kung pagdating doon sa langit eh hindi pare-pareho ang ating natanggap na kaligtasan. Paano ka ba napunta dito sa langit, kapatid? Eh napunta ako dito sa langit kasi alam mo naman, ako ay maraming pera. Marami akong binigyan ng mga donation doon sa mga programa ng Street Children. Marami akong na-donate dahil nagkaroon ng coronavirus. Marami akong barangay na binigyan ng mga bigas. Eh, paano ka ba napunta dito? Eh, ako napunta dito dahil ako ay mabuti at mabait. Paano ka ba napunta dito? Eh, ako ay gwapo. Parang hindi pare-pareho at magkakaroon tayo ng pagdidibati doon sa langit, mga kaibigan. Pero napakatalino ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang pagbibigay ng kaligtasan, mga kaibigan, ay sa pamamagitan ng biyaya lamang, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, hindi sa kung ano-anong mga kabutihan ng tao para walang maipagmapuri ang mga tao, mga kaibigan. So, ito po ang kaligtasan. Kung inyo pong nakikita dyan sa picture, mga kaibigan, ang kaligtasan ay ano daw, sabi? Ito po ay regalo ng ating Panginoong Diyos. Sino po sa inyo dito nakatanggap ng regalo? No? Bawat December o birthday, ako po ay naniniwala na ang bawat isa sa inyo sa gabi ito, mga kaibigan, ay nakaranas na makatanggap ng regalo. Kaya sa ganitong mga kaparaanan, lalo tigit pag December, ako, mga kaibigan, actually tumatanggap po ako ng regalo pagdating ng December. Kung kayo po ay makapagbibigay sa akin ng regalo sa darating na December, makatanggap po ako ng regalo mula sa inyo, mga kaibigan. No? So, ibig sabihin, ang regalo, mga kaibigan, gusto ko lang illustrate kung paano binigay ng ating Panginoong Diyos ang kaligtasan na parang regalo. No? So, alam ko na tayong lahat ay nakatanggap ng regalo. Ako ay nakatanggap ng regalo. Doon sa regalo, mga kaibigan, magandang pagkabalot, katulad ng picture na inyong nakita. No? Maganda yung ribbon, at maganda yung talagang gift, mga kaibigan. Bawat item doon sa regalo na yun, mga kaibigan, ikaw na recipient o ikaw na tumatanggap na regalo, kahit yung note doon, mga kaibigan, wala po ko yung ambag. Yung regalo na yan, lahat yan ay gastos doon sa tao na nagbigay sa iyo ng regalo. So, sa'yo nakakita ng regalo na sabi, okay, sige, huwag kang mag-alala. Sa akin na lang yung, ano, yung pambalot ng regalo. Walang ganun, mga kaibigan. Everything doon sa gift na yan, everything doon sa regalo na yan, mga kaibigan, galing po yan sa tao na nagbibigay ng regalo. Ang iyong gagawin para mapasayo ang regalo, mga kaibigan, ang iyong gagawin ay tatanggapin lang po ninyo. Yun po ang illustration para maunawaan po natin ang kaligtasan. Ito po ay biyaya ng Diyos, ito po ay regalo ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. Ang kaligtasan, mga kaibigan, wala po tayong ambag, wala po tayong pagpapagal dyan. Hindi po ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. No? Ang regalo ng kaligtasan ay ibibigay sa bawat isa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay libre. Wala po itong bayad. Hindi po natin pagpapagalan. Hindi po ito nakukuha sa kung ano-anong mga mabubuti nating gawa. Ang kaparaanan na matanggap natin ang regalo ng ating Panginoong Diyos, walang iba kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoong Kristo na nabayubay doon sa Kalbaryo sa Cross. Kaya ang sabi diyan sa aklat ng Juan, kabanata 3 ang talata nito ay 16, ang sabi diyan, mga kaibigan, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Diyos? Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, no? Upang ang sinuman, ang sabi diyan sa talata, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kaibigan. So ang tanging kaparaanan na mapasa atin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, hindi po sa kung ano-ano nating mga ginagawang kabutihan, mga kaibigan. Ito po ay pagtanggap. Sino man na tumanggap sa kanya, sa ating Panginoong Kristo, ay ano, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, siya po ay nagsilbing tulay sa atin at sa ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Kristo ang nagsilbing daan upang tayong lahat ay maidugtong ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ang nawalang relasyon dahil sa kasalanan, mga kaibigan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, pagdudugtungin ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi diyan sa aklat ng Roma, kabanata 5, talatang 8, ang sabi diyan, mga kaibigan, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan.
kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Diba? Kahit nung tayong makasalanan pa, mga kaibigan, walang state na tayong lahat ay hindi makasalanan. Nung tayo'y makasalanan pa, namatay ang ating Panginoon Kristo para sa bawat isa sa atin. Ang sabi doon sa pagpapatuloy, talatang 10, mga kaibigan, dati kaaway tayo ng Diyos. Diba? Kaya ang sinabi ko sa inyo kanina, nung nagkasalang ating Panginoong Diyos, naging kaaway tayo ng ating Panginoong Diyos. Naging kakampi tayo ni Satanas, mga kaibigan. Subalit ang sabi dyan sa talata, dati tayo kaaway ng Diyos, pero ngayon, ang sabi dyan sa talata, mga kaibigan, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At ngayong meron na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusuhan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. No, kaya ang ganda ng mga kaibigan, ang ganda ng ating pong paksa sa gabing ito, isang buhay para sa lahat. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo, dahil sa buhay ng ating Panginoong Kristo, tayong lahat ay nakaranas ng kaligtasan. Tayong lahat ay nakaligtas doon sa kaparusahan ng kamatayan. Hindi po kamatayan dahil ikaw ay tumanda at namatay. Hindi po kamatayan dahil ikaw ay naaksidente. Hindi po kamatayan na kung ano-anong kaparaan ng kamatayan, mga kaibigan. Kundi ang walang hanggang kamatayan, ang kaparusahan sa impyerno na darating, mga kaibigan, niligtas tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi diyan sa pagpapatuloy, no? Ito po ang paanyaya, paano ako maging anak ng aking Panginoong Diyos? Paano ko maranasan muli na ako'y maging anak ng ating Panginoong Diyos dahil ako po ngayon ay naisanla doon sa kamay ni Satanas? Paano ngayon ang aking gagawin upang ako ay maging anak ng aking Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi diyan sa talata, napakagandang balita ito, mga kaibigan, Juan 1:12. Ang sabi diyan, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya, no? Binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Meron po akong gustong ibigay sa inyo na ilustrasyon sa gabing ito, mga kaibigan, upang maunawa natin ang ibig sabihin dito, no? Doon sa mga tao, alam po natin na meron po tayong mga tinatawag ngayon na mga adopted, no? Mga adopted son, adopted daughter. Meron mga ganun, mga kaibigan. Yung adopted na bata, hindi po yan yung karamihan dyan. Pero ngayon, mga kaibigan, meron din nag-adopt na kadugo din nila. Pero ang karamihan dyan, halimbawa ako tatay, no? Ay, hindi pa tatay kasi wala nga kaming anak, no? So, mag-asawa. Ako at ang aking asawa, halimbawa lang ito, mga kaibigan. Hindi po kami nagkaanak. So, nag-desisyon kami, mga kaibigan. Nag-desisyon po kami na mag-adopt ng isang bata. At binigyan ng pagkakataon or opportunity na merong isang bata na pin-adopt sa amin. At doon sa adoption, mga kaibigan, itinuring namin na parang tunay naming anak. At doon sa adoption, mga kaibigan, lahat ng aming ari-arian o pag-aari o anuman ang mga properties na meron kami, pag kami mamatay, mga kaibigan, yun po aming pong ibibigay doon sa aming anak na hindi naming kadugo, adopted, mga kaibigan. So, ganun din po yan dito sa talata, mga kaibigan. Simpleng ilustrasyon lamang para maunawaan natin kung paano ang kahalagahan na maging anak tayo ng ating Panginoong Diyos. Nang sabi dyan, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, ay binigyan siya ng sumampalataya, tumanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng ating Panginoong Diyos. Paano ko maranasan ang tagumpay ng kaligtasan? Kaya dito sa ating pagtatanghal, mga kaibigan, meron pong limang hakbangin upang ating matanggap ang buhay na walang hanggan, no? Limang hakbangin. Una, ang sabi diyan, tanggapin ang katunayan na mahal ka ng Diyos, no? Yun po, pagka hindi natin matanggap, mga kaibigan, na tayo mahal ng ating Panginoong Diyos, ay wala na, no? So dapat ang una po dito, dapat matanggap po natin na tayong lahat katunayan na mahal ka ng Diyos, anuman ang nagawa mong kasalanan. Kung inyong naalala, mga kaibigan, ang ating pong mga naunang gabi ng pag-aaral, kahit gaano man katindi ang iyong kasalanan, ang sabi nga sa Biblia, Isaiah 1:18, ang sabi doon, magsiparito kayo sa akin, bagaman ang iyong mga kasalanan ay kasingtingkad na pula, aking papuputin na katulad ng niebe.
So ang ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, ito po yung karakteristik ng ating Panginoong Diyos na kahit tayong lahat ay makasalanan, anuman ang iyong nagawa sa iyong buhay, ikaw man ay nakapatay, ikaw man ay nakapagnakaw, ikaw man ay kung ano-anong mga kasalanan ang iyong ginawa, mga kaibigan, dapat matanggap po natin na tayong lahat ay mahal ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi diyan sa aklat ng Jeremias, Kabanata 31, talatang 3, ang sabi diyan, oo, iniibig kita, no, walang hanggang pag-ibig. No, iniibig tayo ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Wala pong katapusan ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Diyos kahit tayong lahat ay nagkasala pa sa Kanya. Pangalawang hakbangin, mga kaibigan, upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan o ang kaligtasan ay kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos. Kilalanin natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. No? Kilalanin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Sang-ayon sa aklat ng Roma, mga kaibigan, balikan natin yung talata kanina, Roma 3:23 at saka 24. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sa verse 24, ang sabi diyan, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng ating Panginoong Diyos. Tanggapin natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Tanggapin natin, mga kaibigan, na ang kayamanan dito sa lupa hindi po makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Tandaan natin, mga kaibigan, na ang kasikatan dito sa lupa hindi po makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Pangatlong hakbangin, mga kaibigan, upang ating matanggap ang buhay na walang hanggan. Ang sabi diyan sa pangatlo, mga kaibigan, sumampalataya kay Kristo na siyang makapagliligtas sa iyo. No? Kaganda, kanina, huwag nating isipin na tayong lahat ay makapagliligtas sa ating sarili. Ang pangatlo, mga kaibigan, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo sapagkat si Kristo lamang ang makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Balikang tanaw natin yung talata na ating binasa kanina. Ang sabi niya sa aklat ng Juan 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, sa sanlibutan, ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang ang sinuman, no? Gusto ko pong bigyan ng diin yung salitang sinuman, mga kaibigan, sapagkat wala pong pinipili ang ating Panginoong Diyos dito. Ikaw man ay matanda, ikaw man ay bata, ikaw man ay may ngipin o wala, no? Wala pong pinipili ang ating Panginoong Diyos. Anong lahi ka man, ikaw man ay maitim, ikaw man ay maputi, ikaw man ay kayumanggi, ikaw man ay dilaw, ikaw man ay batik-batik. Wala pong pinipili ang ating Panginoong Diyos dito, mga kaibigan. Ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang sabi sa talata, mga kaibigan, hindi po mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pang-apat na hakbangin sa ating pag-aaral, ipagtapat natin ng ating mga kasalanan at maniwalang pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos. No? Napakaganda nito. Ipagtapat po natin sa ating Panginoong Diyos. Ang ibang sali ng Tagalog dito, mga kaibigan, ikumpisal po natin sa ating Panginoong Diyos ang ating mga kasalanan. Sangayon po sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 1, Talatang 9. Ngunit kung nagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. O, di ba? No, napakaganda ng pangako ng ating Panginoong Diyos. Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoong Kristo, siya po ay handa na tayong lahat ay lilinisin sa ating mga karumihan. Tayong lahat ay lilinisin at patatawarin sa anumang kasalanan na ating pong nagawa. Panglima, mga kaibigan, na hakbangin upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Ang sabi dito, magpasyang maglingkod sa Diyos habang buhay. Tama po, mga kaibigan. Yung apat na yun, maganda yun. Yung nauna kanina, no, nakilalanin natin ang ating sarili na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. No? So, dapat isipin natin na tayong lahat ay mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. No problem with that, mga kaibigan. Pangatlo, sumampalataya sa ating Panginoon So Kristo na siya lamang ang makapagliligtas atin, mga kaibigan. No problem with that one. Ang panglima, mga kaibigan, napakahalaga po. No? So, dapat magpasya po tayo na maglingkod sa ating Panginoong Diyos habang buhay. Sapagkat kung hindi tayo magpapasya, mga kaibigan, hindi tayo magdidesisyon sa ating buhay, ay wala pong halaga kung hanggang doon lang tayo sa apat na hakbangin. Pagka itong panglima, hindi natin gagawin,
Wala pong mangyayari, mga kaibigan. Parang binigyan ka lang ngayon ng ano, magandang offer sa inyo. Halimbawa, merong isang ahinte nagbinta sa iyo ng motor o kaya kotse. Oh, bilhin mo na itong aking sasakyan, no? Bagong model pa lang ito, 2015 pa lang. 5 taon pa lang ito, pero ibibigay ko na lang sa iyo ng 50,000. Ah, napakagandang opportunity 'yan. Tapos pagkatapos niyan, tinuruan ka pa kung ano yung mga magagandang bagay dun sa sasakyan niya. Pagkatapos na yun, wala kang desisyon. Hindi sa inyo, napasayo yung sasakyan, mga kaibigan. Ganito din ang ating sitwasyon. Magpasya tayo sa lahat ng mga magagandang bagay o tinatawag na good news na inyong narinig sa gabing ito, mga kaibigan. Magpasya po tayo na ano, sumunod at maglingkod sa ating Panginoong Diyos habang buhay. Ang sabi nga dyan sa aklat ng Galacia, Kapitulo 2, talatang 20, ang sabi dyan, namatay akong kasama ni Kristo sa cross. Ang sabi dyan, hindi na ako na ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. No? Ang sabi dyan, ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. So ibig sabihin, mga kaibigan, in response ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, in response doon sa kaligtasan na wala tayong ambag, hindi sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, in response, mga kaibigan, tayo pong lahat ay ano, mamuhay at ang buhay na ating ipapamuhay ngayon ay sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay. Kaya mga kaibigan, muli po ang imbitasyon sa inyo sa gabing ito. Inyo po, naranasan niyo na po ba, mga kaibigan, na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo? Kung sino sa inyo sa gabing ito, mga kaibigan, ang nagnanais na magtamo ng buhay na walang hanggan, ang ating Panginoong Jesucristo ay bukas palad na tumatanggap sa inyo. Kaya po, mga kaibigan, muli po makakarinig tayo ng isang awiting makalangit. At habang ating pong napapakinggan ito, mga kaibigan, tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi po ito sa kung ano-anong mga kaparaanan na ginagawa natin. Tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya po, ating pong mapapakinggan ang isang awiting makalangit at muli nating pagbulay-bulay ng ating sarili. Kung hindi nyo pa nararanasan na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa gabing ito, mga kaibigan, ngayon po, mag-desisyon na po kayo sa gabing ito. Sapagkat, hindi po natin alam kung ano pong mangyayari sa ating kinabukasan. Kaya ngayong gabi, ang tanging kaparaanan na tayong lahat ay makapag-desisyon. Pakinggan po natin ang awiting makalangit sa gabing ito. Ituro ang landas natin.